Hello guys, good morning, magandang araw, magandang buwan sa lahat. Ito ang Hendrix TV ngayon ay time check tayo. It's 5:30 in the morning. At puputok pa lang yung araw. Madilim pa rito, so bagong putok ng araw. So meron tayong appointment, napakaaga. Ngayong araw na tayo mag-a-attend tayo ng food safety training dito sa RR Council. Medyo maaga ngayon, napa tayong tulog dahil ito ay isang requirement sa ating trabaho. Kailangan natin ma-accomplish yung food safety training na nire-required para makapag-renew tayo ng ating lisensya sa pagtatrabaho. Ang food safety training isa sa mga requirement kung nagtatrabaho ka sa mga food industry. Kailangan mo dito sa Middle East mag-renew ng inyong lisensya para makapagtrabaho ka. So, bali next, every year nagre-renew tayo ng food safety training dito. Para magkaroon tayo ng certificate, para magkaroon tayo ng lisensya para makapag-trabaho tayo. Ang food safety is sa mga requirements sa mga establishment dito. Kung wala ka nun, hindi ka makakapag-trabaho. So, tara guys, samahan nyo ako dito at try natin pakita sa inyo kung ano ba ang food safety training na ginagawa ng mga OFW dito sa Middle East. Stay tuned lang kayo dyan at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa Hendrix TV at pakiclick na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga videos. So, ito ang Midis Vlog. Welcome guys! Guys, ang mga staff ko, mga kasama ko sa pag-training. So, bari magkakunda kami ng one day work course, face-to-face online training. Ang mga staff, so sasama ko sila sa mga iba-ibang lahi. Yeah. Mayroon Bangladesh, Nepalese, at mga iba pang mga Indiano. So, kailangan din nilang i-renew ang kanilang mga license para makapag-trabaho sila. Okay, sinantay namin yung driver para sunduin kami. Papunta na kami ngayon sa Larkan. See you again there guys. Nandito na guys yung aming driver. Ayan guys, aming driver. So yan guys, andito na kami ngayon sa Alarcan Center. Ito yung building kung saan ginagawa yung training courses na mga magti-training sa food safety. So ito ay isang malaking building. So maraming tao dito pumupunta
para mag-training sila or gumawa ng mga requirements sa pagtatrabaho. So medyo maaga kami ngayon at sarado pa yung gate. Naantay pa namin magbukas. Kaya medyo marami ng tao dito. Ayan guys. So samahan niyo ako dito sa loob guys at papakita ko sa inyo loob ng Arakan Center dito sa Damamian. Maraming mga tao dito, nag-aabang na para bumukas yung Arakan Center. Iba-ibang lahi ang mga kasama ko dito. So guys, let's go! So ito guys yung iba't ibang batch na magti-training dito sa Arakan Center. Kaya makikita nyo iba't ibang nationality. So sama-samang magti-train dito, magti-take na mga face-to-face one day training courses. So kailangan nilang ipasa yon at next day ay kailangan nilang mag-exam. So iba't ibang mga languages ang a-attend na namin. Kung may isang galing kang India, mag-a-attend ka ng Ortho or Arabic or Filipino or English. So, iba't ibang mga languages ang pwede mong pagpilian dito. So, dahil iba't ibang nationality, so iba't ibang online classroom ang pupuntahan mo. Ngayon guys, marami pa rin nagsisipagdatingan dahil napaga kami. Mamaya is marami pang magsisipagdatingan dito para mag-attend ng food safety training. So, nire-required. Nire-required ng gobyerno para magkaroon ka ng certificate or license para makapagtrabaho ka sa mga food industry. So, yun guys, for the meantime, hindi pa rin tayo nakapasok dahil inaantay pa natin magbukas yung building. So, dati kasi guys, ang food safety is ginagawa dito ng 4 days. So, kailangan mo mag-training ng 4 days. Way back before, 4 days lagi yon. Apat na araw ka mag-schooling dito para sa food safety. At sa pang last day mo ay mag-exam kayo. So, kailangan mo ipasa yon. Kung hindi ka pumasa doon ay maaari kang mag-retake. At kung hindi ka pa rin makapasa sa pangalawa, magpapayad ka ng 1,000 real para uli makapag-exam ka. At hindi ka pa makapasa, ay hindi ka na pwede magtrabaho. So, yun ang requirements dito sa pagtrabaho sa mga food establishment. So, kailangan mo ipasa yung isang requirements na yon dahil napakahigpit ng tinatawag na Municipality of Health dito. Kailangan mong sumunod sa kanilang mga patakaran. So, kailangan mo mahalaman ang kahalagahan ng food safety para sa safety health protocol ng gobyerno dito. So sana ay matapos natin to dahil isa to sa mga kailangan natin sa trabaho. Ayan guys, maaga pa at sarado pa yung gate. So mamaya guys, siguro mga isa 30 minutes pa at magsisimula na tayo. Ayan guys, marami na yung tao dito at yung gate sarado pa rin, hoping na mga 10 minutes, 6:30 is magpapas na sila.
Ayan guys, puputok na yung araw. Napakaganda ng bukang liwayway guys. Ay, napakalamig. Medyo malamig yung simoy ng hangin dito. Habang hinahantay natin yung pagbubukas ng gate na yan. Napakaganda ng umaga. So, God bless us all guys. So, this is a blessings from God. So, we need to be thankful for the new days. So guys, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng pababago sa pag-attend ng courses dito. Pag-attend ng courses dito sa training center. So ang nangyari is, magkakaroon ka na lang ng 2 days dito. Dati 4 days, ngayon 2 days na lang. Yung 1 day mo is online class na lang. So bibigyan ka ng link ng Al Arkan Center. Magpapayad ng kumpanya, so ibibigay sa iyo yung papel at pupunta ka na lang sa online at magte-take ka ng courses doon. So kailangan mo panoorin lahat ng mga food safety videos na ipapakita at ibibigay sa iyo via online. So after mong makita at mapanood yung mapag-aralan yung mga videos, ay pupunta ka na dito. So magkakaroon ka ng 1 hour, I think 1 hour practical courses at pwede ka nang umuwi. The next day, the following day is babalik ka rito para mag-exam. So yun lang guys ang requirements dito sa Al Arkan Center. So yun guys, bukas na guys ang establishment. So bukas na, nandito kami sa loob. So yun guys, nagbukas na yung gate, nandito kami sa loob ng compound. Ito malaki isang building. Bukas na yung compound at mag-aantay na lang kami magbukas yung building. At papasok na kami. Ngayon guys, isa itong malaking classroom. May mga kanya-kanya silang kwarto. May mga numbers ng classroom. Makikita nyo kung saan kayo papasok ng mga room number. Ayan. So hanapin mo yung nakatalagang classroom sa'yo at doon ka mag-training. So ngayon guys, ako lang ata mag-isa rito sa classroom. So, nag-iisang Pilipino nakatik ng 7-6 o'clock training. So, napakunti lahat. Ako lang ata. Kasama ko ang aking instructor sa food safety training. Ah, ang lupit, di ba? Okay, ito nga. Kasama ko guys. Saka ito ako mag-start. At gantay namin yung instructor. So, wala pa yung mga estudyante. Ayan, tayo pa namin. Yun guys, maraming salamat guys at natapos na tayo sa ating training course dito sa Al Arkan Center. Hindi ko lang napakita sa inyo ang loob kasi prohibited yung pagkuha ng video sa training session. So natapos na rin tayo at follow up na lang yung exam date at makakapag-medical na tayo. So maraming salamat guys sa pagsama sa aking Midis Vlog. Ito ang Henrich TV. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po naman ng ating channel at paki-click na yung notification bell para maging updated tayo sa mga susunod na uploads. Ito ang Henrich TV, nagsasabing lagi, God bless always. See you again next time. Bye-bye guys. Ciao.